Kahapon sa laban ng San Miguel Beer at Barangay Ginebra, nakita natin kung ano ang lakas ng SMB at kung ano ang kinakailangan ng Barangay Ginebra para ma-improve yung kanilang lineup. Pagdating doon sa Big Ben, nakasasabay naman ito si Christian Stanhardinger at Japet Aguilar dito kay Motaw Tua at Junmar Fajardo. Yun nga lang ang naging problema talaga ay pagdating doon sa shooting ng mga gwardya at ng wingmen. Nakita naman natin umpisa pa lang ito si Terence Romeo, si Marshall Lassiter, si CJ Perez at si Chris Ross ay umaatake na talaga at napakaraming 3-point shots ang na-score ng San Miguel Beer at iyan ang dahilan kung ba't nakalamang sila ng 19 na puntos. Humabol nga ang Barangay Ginebra pero hindi nila na-sustain ito dahil naka-score at nag-show ng composure ng San Miguel Beer at syempre napakarami kasi nilang firepower. Ito si Romeo, si Lassiter, si Perez, yung mga 3-point shooting nila yung talaga naging problema ng Barangay Ginebra. Sa panig kasi ng Gene Kings, ang maasahan talaga nila sa backcourt ay si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle lamang dahil itong si Scottie Thompson ang laro niyan talaga ay parang small forward. At isa pa, paulit-ulit na rin natin itong sinasabi na kulang sa outside shooting ang Barangay Ginebra. Mabuti nga binigyan ng playing time ito si Arvin Tolentino at pinakita naman niya na kaya niya makakontribute. Yun nga lang, pagdating talaga dito sa shooting guard, dyan sila nagkukulang. Kaya kinakailangan siguro talaga ng Barangay Ginebra na bawasan na yung iba nilang big men na hindi naman ginagamit at i-trade na lang para makakuha ng isang shooter para naman makasabay sa SMB. Tignan ninyo lineup ng Ginebra. Nandiyan sila Arte La Cruz, si Jared Dillinger, si Aljon Mariano, mga small forward dyan, si Alvin Tolentino, pero halos hindi naman ginagamit. Si Ken Sagulo, kahapon sinabi nga natin, big man yan, hindi rin ginamit. Samantala sa San Miguel Beer, wala pa doon si Alex Cabagnot, pero napakaganda na ng performance ng San Miguel. So, actually, ang ganda na ginawa ng Beermen, tinambakan nila ang TNT at tinalo nila ang Barangay Ginebra. So, mukhang lumalabas na talaga yung lakas ng SMB at mukhang nakukuha na ni Coach Leo Austria yung tamang timpla para sa Beermen. Ipinakita ni Mikey Williams kung ano ang nawala sa NLEX Road Warriors kahapon nung napilitan silang ibigay yung kanilang first round pick sa TNT Tropang Giga. Umiscore ito si Williams ng 36 points para pangunahan ng tropa nang tambakan nila ang NLEX 185. Kaya masisisi ba natin si Coach Yenggia kung masama ang loob niya sa management dahil dapat nasa kanila ngayon si Mikey Williams. Dapat nga kasi kaya gustong kunin ni Coach Yenggia ito si Mikey Williams dahil siyang ipapalit nila dito kay Kiefer Avena dahil nga ang plano nito ay magpunta ng Japan. Pero hiningi ng TNT Tropang Giga itong rights para kay Mikey Williams at napilitan ang NLEX na ibigay ito at ang nakuha lang nilang kapalit ay itong si Don Trolliano, Roy Sumang at si Mauricio. At ito nga si Shaw at si Sumang ay hindi na nga isinama ni Coach Yenggia sa kanilang lineup. So ang lumarabas dyan ang naging palitan ay Trolliano for Williams. So mukhang nakakapanghinayang talaga at dahil doon sa 3-team trade na nangyari na yan kung saan involved din ang Blackwater, kitang-kita natin na nakinabang talaga ang TNT. Ang TNT naman, siguradong masayang-masaya sila sa performance ni Mikey Williams dahil mukhang nakahanap na sila ng papalit dito kay Ray Ray Parks pagdating sa scoring. Buong game ay nagpakitang giras ito si Williams at dahil dito marami nga naniniwala na siya ay magiging isa sa mga susi ng TNT hindi lang ngayong conference na to kung hindi sa mga darating pang conference dahil mukhang nakahanap na ng kapartner ito si Jason Castro at magiging magandang tandem din sila ni Roger Pogoy. Sinabi ni Coach Chot Reyes na kung pagdating naman sa palakihan, hindi masyadong malaki ang front court nila. Pero nagte-take advantage naman sila doon sa speed ng kanilang mga guards at alam naman natin, yan talaga ang forte ng TNT Tropang Giga. So sa ngayon, mukhang very happy na. Ito si Coach Chot Reyes dito kay Mikey Williams at ang NLEX Road Warriors naman, syempre, nanghihinayang pa rin hanggang sa ngayon. Maraming mga teams ang interesadong makuha ito si Chris Newsom ng Meralco Bolts. Pero pinanindigan ng team management at ni Coach Norman Black na hinding-hindi nila ito ite-trade. Si Chris Newsom ay isa sa pinaka-in-demand na players ngayon, lalo na doon sa mga teams na gusto talagang humanap ng isang magaling na shooter. Pero mukhang nanindigan talaga ang Meralco na hindi nila ito ipamimigay. Dahil syempre, alam nila siguro nangyari dito sa NLEX Road Warriors nung pinamigay yung draft rights dito kay Mikey Williams, nakita naman natin na nangyari. At sinabi ni Coach Norman Black na hinding-hindi niya ito pakakawalan. Sa ngayon, maganda ang performance ng Meralco Bolts, kaya umaasa sila na ito si Williams at ito si Mac Bello ay patuloy na pangungunahan ang kanilang kupunan.
Bago nagsimula ang konferensya na ito, marami ang naniniwala na ang Meralco ay magiging isa sa mga top contenders dahil nga nakuha nila ito si Alvin Pasaol at ang isa pa nga ay nakuha nila ito si Mac Bello at lalo silang lumakas. Dahil dito sinabi ni Coach Norman Black na pagdating sa talento, ito na raw ang pinaka-talented na Meralco Bulls team na nahawakan niya. Nawala nga si Basser Amer pero napakalaki namang sulit nung kapalitan si Mac Bello at marami nga nagsasabi karapat dapat lang itrade si Amer dahil pababa na ang laro nito at sa ngayon nga nag-i-struggle ang Blackwater. Dahil dito, maraming naniniwala na pagdating ng playoffs, itong si Chris Chusang pa rin ang mangunguna para sa Meralco Bulls at iyan ang dahilan kung bakit hindi nila ito ipamimigay. Siguro na lang ipamimigay nila ito si Chusang kung talagang matindi kapalit. For example, baka Matthew Wright kung ganun ang quality ng player na kapalit tsaka na lang nila yan pag-iisipan kung ite-trade. Pero sa ngayon, sinabi ni Coach Norman Black na kontento na siya sa lineup ng Meralco Bulls kaya wala na babaguhin dito. Pero syempre, depende rin niya sa management dahil alam naman natin ang management ng MVP group, parang SMC yan, na kapag naisipang i-trade ay gagawa talaga nilang paraan at yung mga coaches ay kailangan nalang sumunod to sa iyo utos tung mga nasa itaas. Kinumpirma na ni Dwight Ramos na siya ay maglalaro na rin sa Japan at susundan na niya ang yapak ni Teddy Ravenna, Kiefer Ravenna, Bobby Ray Parks, Kobe Paras at ng iba pang Pilipino na maglalaro ngayon sa ibang bansa. Si Ramos ang pang-8 player na Pilipino na maglalaro sa Japan at marami ang naniniwala na hindi siya ang magiging huli. Dahil ayon sa latest reports, sila Richie Rivero at si Justin Baltazar ay meron na ring offer para maglaro doon. Dahil dito, malaki na ang concern ng PBA ngayon na baka kukunti ang mga talento na sumama doon sa susunod na draft dahil halos lahat ng magagaling na collegiate players ay sa Japan na yata maglalaro ngayon. Dahil dito, marami ngayon na nagtatanong ano kaya ang mangyayari dito sa PBA lalo na at karamihan ng mga magagaling na players na dapat sana ay sasali sa draft ay doon mapupunta. At ang isa pang tinitignan kasi dito ng PBA daw ay yung mga Phil American players ay baka payagan na nilang maglaro. Katulad dito sila Jeremiah Gray, Jason Brickman at iba pa. Ang problema nga lang yung mga papeles nila mukhang hindi pa naaayos. So kung ang mga yan ay hindi rin makasasali sa draft, sino pa kaya ang matitira? Iyan ngayon ang isa sa question tungkol sa future ng PBA. Dahil bukod sa Japan pati ang South Korea at China daw ay tatanggap na ng mga Filipino players. At alam naman natin na malaki ang sahod na kaya nilang i-offer. Dahil dito, malaki ngayon ang question sa PBA at ayon doon sa mga insiders, marami pang mga PBA players ang lilipat na sa Japan oras na matapos na yung kontrata nila o di kaya ay hihingi na ng release doon sa kanilang mga mother teams. So sa ngayon, malaki ang hinaharap na issue ni Commissioner Willie Marshall at pati na rin mismo ng PBA at ng mga kuponan paano nila mapipigilan yung mga players na gusto na maglaro sa ibang bansa dahil nga naman mas malaki ang sweldo doon at least doon sigurado ka na magkakaroon ng mga tournaments hindi katulad dito sa PBA na patigil-tigil. Shout out sa Ganadores Family, Julius Benedict at Jason David, Amo Marlu, Wendell Ventura, Francis Junicio, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Rico Olarte, Anthony Romero, Rudy Camiguin Jr., Lenodo Giatans, Andrew Añosa, Raymond Amoranto, Luñesa Family, RL Pinoy, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray D. Malanta, JJ Sibum, Joseph Pineda, Lawrence Lorenzo, Leo Guaping Talavera, Santillana Family, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.